Okay. Okay, guys. Nandito tayo sa pen number 1. Ayan. Ayan. Okay. Joe Black po lahat yan. Okay, mga... Ito po, mga pang-materialis. Mga pulet po lahat ito. Na mga Joe Black. Ayan. Mapapansin nyo ha, ang isang lalaki namin, minsan 10. Hindi nababasa 10 ang sinasalang namin. Oh, kaya po yan. Kaya po lahat. Ano yan. Lalo pagka humalaki-laki naman ang braiding pen, kaya po yan. Okay. Yung broodcock po natin dito is 3 years old po ito na ano, na Joe Black. Okay, ito po yung kauna-unahan ko ditong may salang na napakatindi. Okay, medium station lang po ito. Mapapansin nyo, hindi po ito kataasan. Okay, pero exempted po talaga ang naging performance nito sa akin nung manalo. Talaga pong, ito po noon, nung unang maglaban po ito, nung stag doon, napakatindi po nito. Hanggang sa manalo. Tapos, ang kinagandahan po nito, marami po kasing kapatid ito, na lahat po sila puro panalo. Ayan, napakabangis ng manok na ito. Ayan. Ayan, mapapansin nyo po ito, white pit siya, no? Kasi po, ito po ay 50-50. Okay, 50-50 po yan. So, ang produce po namin dito, 3-4 lang. Okay, 3-4. Meron po siyang 1-4 na JBK. Ayan. Okay. Ang magiging production po nito, 3-4 lang. Super na super po ito. Alam nyo po ito, sinubukan ko na po ito sa mga pinakamatitinding, pinakamatataas na level ng competition. Talaga pong kayang-kaya pong ipanalo ang laban. Ayan. So, ito po, breeding pen number 1. Okay? Breeding pen number 1. Okay, Joe Black. 3-4 Joe Black. Okay, nandito ako sa breeding pen number 2. Ayan, sa mga hatches po ito. Ito po, mga pullet po lahat ito. Meron po tayong Haskell dito. Meron po tayong bone crusher. Okay. Okay, isa po itong bone crusher na ito. Mga pullet po lahat yan. Okay, ang kasama po nila dito, isa pong pure na Haskell to. Okay, stag po lahat, stag po ito ha. Ito po yung nanalo lang ng recently lang po, nung nakarang July lang. Hindi po ito nagsugat. Ayan, hindi po siya nagsugat. Derby ho, doon sa po isang sinalihan namin sa isang elimination, 3 stag derby. Second po ito sa binitawan ko na hindi rin po nagsugat. Tatlo po ito na nanalo eh. Isa pong puti, tsaka po isang black. So halos wala po lahat sugat yan. Kita nyo, may cutting buhay pa ng pentel pen. Paalabo na. Okay, ito po. Isang buwan ko lang po isasalang ito. Kasi ito'y parang malapit na po maglugon. Early bird po kasi ito. Nakahanda na po yung kapalit nito na isasalang dito sa mga pullet natin. So, dito po, mapapasin nyo kung hatch po lahat ito, pure po lahat ito. Okay. Magiging pure hatch po lahat ito. Sa isa lang po dito yung ano. Ito. Ito po kasi iba naman pong kulay na nilalabas niyan. So, mahalata na po namin yan. Isang piraso na yan. Okay. Paborito ko po yung mga bone crusher na ganito. Napakaganda po ng record sa amin ito. Lalo na po yung mga mating nito sa ano, sa ibang hatches. Ayan ah. Parang medyo mababa pa itong inahin na ito, pero papulet na ito. Kaya lang maganda po talaga ang record sa akin. Okay. Ito po yung isang pen number 2. Yan, Haskell hatch po ito. Okay. Okay, nandito tayo sa pen number 4. Ayan, mga rubio po ito. Mga rubio gold po lahat ito. Ayan, nandos ka natin. Okay, mga original pong inahinto ng mga rubio. No? Combination po ito. Meron po tayong green legs dito. Meron po tayong mga green legs na rubio at saka po yung mga yellow legs at saka white legs na rubio.
Okay, ang brood cock po natin nasa 3 taon po ito. Okay, kasama po ito sa pinag-champion ko din noon. May ano na po yung kaliwa nito, nabalda din po yung kaliwa nito. So binibreeding ko na lang po ito. Okay. Napakagaling po ng ano na ito, ng manok na ito. So white pit po ito ha, white pit po yan, na rubyo. Para mas ma-appreciate ka. Ang ganda. So, kung mapapansin nyo po dito, ang Rubio Gold po natin talaga, meron po talaga silang naglalabas na green legs at saka ng light color na paa. Yan, mukhang nakukok itong mga to. Makakaraming tayo na ito. Okay, 12 yun. 12 po yung kasama niyang inahin dito. 12. Ayan. So ito po, consider po itong pure din to sa rubyo. Sa rubyo natin. Okay, mga inahin po talaga ito, brood cock. Okay, ito po, exempted po ito. Napakagaling po ng pinamalas na galing nito. Manok na ito. Ayan. Hindi po masyadong halata, pero yung pong sa kaliwa niya, natas. Kapag po naglalakad yan, medyo nakataas misa ng mga daliri. Talaga pong hindi na siya pwedeng tarian ulit, kaya po nag-decide ako na i-breeding na lang. Napakaganda din po ng hipo ng katawan nito. Exempted. Sa nung pong pandemic tayo, sa Santa Cruz po, Yung gold po na ito, binagsagan po itong Yamashita. Sa sobrang galing ng performance niya sa Santa Cruz. Okay, tuwan-tuwa po yung DJ sa naging performance nito doon sa Santa Cruz natin, nilabanan. Okay. Ayan na po siya. Tested. Lagi pong tested. Ito po mga inahin na ito, gamit ko na po ito. Sigurado na po yung mga production natin dito. Okay. So, yung mga pullet po natin dito, ibang batch pa po ng salang yun. So, marami po tayong sinasalang talaga. Okay. Sa so far po, talagang so far, hindi na po nababasa isang daan po yung nakasalang ngayon. Both hens tsaka pullet, pero karamihan po sa mga pullet namin karamihan sa mga hen namin hindi pa sila ready kasi molted pa po yung iba. So ito po, mailan lang po sa mga inahin to na hindi pa po naglugon, kaya po naisalang natin. Pero eventually po marami din po dito mga babagsak din ng balahibo. Ayan. Pag nakukok pa po ng ganyan, okay pa po yan. Yan po ay itlog na maganda. Okay, yung mga inahin pong ganito, malalaki na yung itlog. Sa mga pullet naman, kailangan pa po namin tanggalin muna yung first batch ng itlog nila kasi maliliit. So para po mas mapakinabangan na maganda, kailangan sa pullet, yung ikalawang pangingitlog, yung magandang size ng itlog nila. Okay, ito po yung pen number 4 sa mga pure na nakasalang. Rubio po ito, all rubio.